So what's up again mga master, welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. So ayan mga master, for today's video may share lang akong tips sa inyo no, tungkol sa ating mga helmet. So dahil tagulan, uso na naman ng basaan ng helmet, and then usong basaan, so sisingit na rin yung ano natin no, yung medyo hindi magandang amoy na ating helmet. So bali ang i-share ko is kung paano siya pabanguhin or tanggalan ng paano alisin yung medyo mabantot na amoy. So ayan, so sa tutorial natin ngayon bali simple lang, ayun kung nakikita nyo, tubig sa batsa na may sabon. So may sabon na yan no, so bali ang isi-share ko lang is ayan, kung nakikita nyo helmet natin, ayan lalabhan natin yan no. So ayan, so nakikita nyo napakabango nyan, yan LS2 since 2017 gamit na natin to. So ito matagal ko nung ginagawa to no, so bali si-share ko lang naman para sa info para sa inyo. So ayan, kung wala kang idea or kung hindi nyo pa alam kung paano baklasin yung ating helmet, so ayan ituturo ko sa inyo. So ayan, so muna natin gagawin, tanggalin lang natin to. So ito, ayan nahuhugot lang yan, ayan yan, then yung sa gilid, ayan may clip yan. So for branded helmets to no, ewan ko lang sa iba kung same lang sila ng natatanggal no. So yung nakikita nyo pati sa loob, natatanggal din mo yan mga master pati sa loob. Yan. So dahil naka-clip lamang itong mga ito. Ito yun. Ito yung ilalim. So balin din na natin tatanggalin to. Kasi sa loob lang naman. May ipis pa. So ayan mga master, natanggal na natin yung mga parts na sa loob. And then yung naiwan na lang is yung strap, yung lock, visor, at itong design nya dito. Ano. Yun, so napakadumi. Yan, walang tayong sabon. Brush. So ganda ng brush namin. Walang ang brush to. So yun, may gumagabang pa nga. Napakatagal. Ayan. One eternity later. So babalawan pa natin to. And then pagdating naman dito, so yan, pusutin lang natin. 3:28 AM. So ayan mga master, pagkatapos natin
labahan yung ating helmet. Kita nyo naman yung tubig. Sumuancho ulit na. Ulitan natin. Ayan, berlawan ulit natin. So, para lang naglaban ng damit, no? Para ulit sa malinis. Ayan. May ipis pa. Sana matanggal yung dumi. 3 weeks later. Ayan, pangalawang banlaw, medyo madumi pa rin. So, a few inches later. So, madumi pa rin siya. Six and a half hours later. So ayan, and then pagkatapos natin siya mabanlawan ng tatlong beses or 4 times, no? So ang susunod natin gagawin, so ayan mga master, sa huling banlaw natin. So, bali ito yung technique ko, no? So, para matanggal yung mabantot na amoy or mabahong amoy. So, ayan. Yun, no? Gamit tayo ng Fabcon. So, kung ano mang tab ko na maganda yung mabango, downy, so Dell, kung ano man. Then, ayan. So, sa mga pag-ispang, ano bang tawag doon? Pang-spray na nagpapabango daw ng helmet, huwag kayong maniwala doon. Labhan nyo para sure. Uh,
At isabit lang natin to, patuyuin natin tong pinaka helmet shell natin, no. So ayan, bali ang next natin gagawin dito mga master is kung may dryer kayo ang mga parts na sa loob kasi foam ito. So kung isasampay mo siya, matagal siya matuyo, no. So mas mainam dito is i-dryer mo para pag natuyo na, pwede mo nang isalpak. So yan. Kita nyo, napakalinis at napakabango na yan. Dryer muna natin. A few moments later. So ayan mga master, at tapos na natin ma-dryer yung ating helmet, no, yung accessory niya sa loob, yung mga foam niya sa loob. So bali, babalik na natin siya. So pagkatapos nating ma-dryer, tuyo na siya. And pwede na tong suotin, no. So ibalik na natin. So ayan mga master, no, na ibalik na natin at nalabhan na natin. So pwede na natin siya ulit suotin. So ang kagandahan lang sa mga removable helmet na ganyan, so yung mga natatanggal yung loob, so pwede mo siyang labhan. At so yun, dahil natatanggal nga natin siya yun sa loob niya, pwede siyang labhan anytime. So doon naman sa ha-sprayan daw yung loob ng helmet para matanggal yung amoy. So hindi naman sa hindi ako naniniwala doon, pero mas para sa akin kasi mas the best pa rin yung laban mo. So parang ano lang yan, eh, parang damit lang yan pag pinabangwan mo. So ilang days lang, 1 to 2 days nandun yung bango, pero mas the best pa rin yung labahin. So dahil kasi yung helmet natin is kulob, so yung pawis ng ulo, alikabok, laway, minsan insekto. So nandiyan na lahat, no, na-absorb ng ating helmet kapag nagmamaneho tayo. So kaya kapag nawisikan lang siya ng ambon or kahit anuman tubig, nabasa sa ulan, so medyo babantot at babantot talaga. So ayan, mas the best pa rin, labhan nyo. So ayan, kung may natutunan kayo, so please like, share, and subscribe.